Kung maglipat at interested ka sa mga to, ito, at ito, panoorin mo tong video na to kasi I'm giving those 3 cups away. Tara! I'm on my own, broken and alone, I feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Don't stare, cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Yon mga pinsan. So in today's video, pag-uusapan natin yung mga collection ko ng sombrero o ng mga cup. Tara. So nagsimula akong mangolekta ng mga sombrero around 2011. Ito yung pinakaunang sombrerong binili ko, or original or legit na sombrerong binili ko. So sobrang tagal niya na sa akin, 9 years na. But dati pa man mahilig na akong mangolekta ng sombrero, pero ang ginagawa ko is bumibili ko ng mga peke from Divisoria saka sa Quiapo, yung mga tagwa 150. If you're gonna check my profile on Facebook, makikita nyo dun yung mga parang dad's hat or baseball hat ko ng mga peke na binili before. So sobrang memorable sa akin ng sombrero ito. Lahat naman tayo, if we do have a collection, tingin ko yung pinakaunang mabibili mo out from your pocket is sobrang memorable. So hanggang ngayon intact pa rin siya, pero bibihira ko na nga lang din siya suotin. O, nauna akong mangolekta ng sombrero bago sapatos. So yun, as you can see. And then who influenced me to buy legit or original na sombrero is a friend of mine. His name is Abraham Yasis. So ang mga kinokolekta niya naman eh whip cup na sombrero. So he asked me na subukan ko daw mangolekta ng whip cup na sombrero back then, but I'm not into it. Yung mga unang design talagang hindi ko yung gusto. And then I love Jordans, so Jordan yung una kong nabiling sombrero. So I think nabili ko to sa may Shangri-La, dun sa may Nike Stadium doon. Talagang hindi ko na matandaan kung magkano yung presyo, siguro around 1.6, 1.7. Then next is ito. Ito yung pangalawang sombrerong binili ko out of my pocket. It's Jordan brand as well, as you can see. So kung magtataka kayo kung bakit may mga sticker pa rin siya, hindi ko lang talaga hilig natanggalin yung mga sticker. As you can see here, nalaban siya nang hindi sinasadya, so kumulubot na. Then this one, you have the scoring titles here, 87 to 93, then 96 98, and you have the league MVP as well, 1988. So nung nakita ko to, I think nabili ko to sa Cubao, sa Gateway. So nung nakita ko to, hindi na ako nagdalawang isip, kasi I was looking for, kasi naghahanap din ako ng pangalawang sombrerong bibiliin ko noon. Ayan. And then as you can see, karamihan ng mga sombrerong to is from a sport base. Like, ang paborito kong team sa NBA,
back then, it's the Boston Celtics. Pero nung dumating yung OKC, I've been a loyal fan to OKC, to the true fan base. Like, this one is reflective. So, pag pinitura mo siya, or matamaan siya ng liwanag, nagre-reflect ang kulay na to. Then, I do have this as well. You can see. So, this, I haven't wore this one for a long time. Siguro, isang beses ko lang itong sinuot during nung prenup namin ng misis ko. This is a KD cap. Like Kevin Durant cap. So, marami rin akong kinokollect na KD stuff before. Tumigil lang ako nung lumipat siya sa Golden State. But still, as you can see, intact na intact pa rin siya. Then, I do have this one here. The Iron Man. Like, we do have, like, mahilig tayo sa Marvel. Tayong mga Pinoy. So, yan. Kita nyo naman ba? Good looking talagang. Sobrang ganda pa. Ito, nabili ko to. I mean, pinaship ko siya through my friend kay France. Sa US namin nabili to. Kasi nagkaubusan ng stock dito sa Canada. So, I have to ask him to order me online. Sobrang takot ako dati mag-order ng mga bagay sa online kasi yung mga fraud niya sa credit card or yung mga scam. Then, I got this one, the Deadpool. I got this one from, kalimutan ko na yung store, but dito rin yan sa Calgary. Yeah. Then, same store ng pinagkunan ko ng Deadpool, itong The Flash. As you can see. So, if you're familiar with the Flash na Barry Allen from CTV, I think CTV yung may hawak ng series na yon. Then, we do have, eto, nahiwan ko lang to rito sa Calgary, actually, iriregalo ko dapat to sa pinsan ko eh. It's the Chicago White Sox snapback thing. So, yan. Ang hili ko kasi sa baseball cap or dad's hat. This one is a favorite team of mine, or one of my favorite team. Ito naman is from the National Football League, Seattle Seahawks. As you can see, ito yung pinakauna kong sombrero ng Seattle Seahawks. So yung mga size niya is 714 and then 718. Actually, 714 talagang sukat ng ulo ko, but these two, I think wala na silang stocks nung binili ko, so I have to go down half size. And as you can see, then this one nabili ko to sa Edmonton, like naka-sale siya, and then I just wanted to have a remembrance nung unang punta ko doon, so ito yung binili ko. Have some baseball cap as well. Like, most of this cap is from my favorite movie, my favorite anime or something, or my favorite team or sports team sa bawat liga. This one is the Cleveland Indians, as you can see. Ito yung kauna-una ang Indians hat ko. In order ko rin siya sa US. Then, this, may kwento to eh. Dalawa yung ganito ko, as in identical. Kasi yung una kong ganito, akala ko na wala, which is kanina hinahanap ko rin, hindi ko din makita ngayon. Akala ko na wala yung una kong ganito kasi pagka nag-drive ako, iniiwan ko lang yung sombrero ko sa sasakyan. And then that moment, binuksan yung sasakyan ko rito sa Calgary, kinuha lahat ng mga papeles and document and everything. So akala ko na natanga yung isang pares ko ng ganito. Akala ko na nakaw din siya. But little do I know, nandun lang pala sa travel bag namin kasama ng mga gamit ng mga bata. So, yun. Napabili uli ako ng isang ganito. So, I do have two kind of this na parehas identical. And this, another one na naiwan. Pang regalo lang dito sa tropa, naiwan ko rito.
it's a kita nyo naman may tag pa bago pa. And this one is another NFL team. I started to love the Steelers nung pumasok na si Juju sa liga. Like, I'm not sure if you're familiar with football, but like, he's doing some crazy stuff. Kaya binili ko tong Steelers, saka ang ganda na, ang cool lang tignan nung parang tatlong stars dun sa ano. Then the other one is, as you can see, it's RR. So that's my initial when I was in a band back then, nung nag-aaral pa ako, may banda din ako. So I was the vocalist back then, so yun yung initial ko, RR. I think this is a sport team as well on minor league baseball. Tapos eto naman, Raiders. Binili ko lang to last 2 years ago, I think, or last year, nung lumipat si Antonio Brown sa Raiders. So, probably last year nga. Then this, I got this one. Ito, second hand to, pero hindi din ginamit nung may-ari nung binili ko. Pero second hand na siya. Like, may tag pa siya nung nakuha ko siya. Siguro, I'm not sure, sabi niya parang naghiwalay ata sila nung jowa niya, tapos naiwan na. So, nabili ko to for 400 or 500 pesos ata. Nagustuhan ko lang yung sombrero because nung pagpasok ni Saquon Barkley sa liga ng NFL, like, so naglalaro din ako ng fantasy football. So siya yung running back ko doon, and then he carried me to a championship. So parang ano lang to, yung parang tribute na nanalo ko ng fantasy football during that year. I think nanalo ko nun ng mga 45,000 pesos. Lahat-lahat na kami na. Hindi ko na matandaan yung premyo eh. Then, I got this Levi's cap. Then, this one, binili ko to kasi ito yung sinusot ko ngayon. Ito yung paborito kong suotin ngayon. Like, Chicago White Sox na dad's hat na 3930. Sobrang mahal kasi ng sombrerong na to, tsaka yung 3930. Actually, hindi pa to yung version na gusto ko eh. Gusto ko sana yung plain lang na black. But as you can see, camo to. But sabi ko naman, close naman, and then mura din. Why not go for it? This one is the cheaper version, the 5950. So, ito yung talagang unang gusto kong bilhin dati pa. I love anime as well. So, if nanonood kayo ng Detective Conan, I'm not sure kung si Heiji Hattori yung may suit nito or si Shinichi Kudo. So, yun, kaya binili ko din siya. Cool. Then, malipat tayo rito sa whip cup. This won't take long. As you can see, this one, ang tawag nila dito is Golden Isaw. So, shout out muna sa tropa kong si Abraham Yasis, na talagang napilit niya akong mangolekta ng mga whip cup. So, most of this, as you can see, ito, ginamit to ni Looney. As far as I remember, kalaban niya si Tipsy D. Isa buhay, semifinals. Sa pagkakatanda ko. Nung nakita ko yung sombrero, sabi ko kay Yasis, kung pwedeng iskura niya ako, bilan niya ako. Kasi pinanganak ako ng 1989, and then ang logo niya or Zodiac something is a snake. So yun, pinabili ko sa kanya to. Then I have this, the Eagle Rice one, I think. Then ito yung sa collab sa SSO, Eagle Rice 2. So both Looney cap as well, like mga sinuot ni Looney during battle niya sa flip top. I have this too. This is, ito yung pinaka huling nabili ko sa whip cup, which is ang nagpro-promote din ito is si Looney. Music has a huge influence to me, so Looney has a huge influence to me as well. So as much na gusto ko yung design ng mga sombrerong sinusuot niya, I try na bilhin yon, but not everything. As you can see, ang dami niya pong sinuot na whip cup noon na wala ako rito. Then this, I'm not sure if you're familiar with the band Willa Baliw.
Ian Tayao. Yung sabi ko nga sa inyo, nasa banda ko before, so yan, I have the Willa Baliw here. Then this one, Keso. I love Ocho or Paulo Tolerant. Like, I have this, nabili ko to sa Muntinlupa. Actually, hindi ako bumili nito, yung boyfriend ng kapatid ko. Then I asked him na kung pwede niya akong bilihan, then babayaran ko na lang. Then he insisted na huwag ko na daw bayaran. As you can see, it's like the Keso FU. Oh, ang hirap din. Yan. Then I have this, the and Armalite. So I asked Yasis as well kung pwede niya akong bilihan. Then he managed to ask Ocho na sign din tong sombrerong to. So napaka memorable din sa akin ito. Then this, I think is tawag nila dito Wasteland eh. Hindi ko na matandaan. Whip cup din to. As you can see, 7¼ my size. Then I binili ko lang to kasi yung tito ko na kapatid ng mother ko is they call him Dragon sa Ilocos. Malaki ako, yung tito kong yun is siya din yung nag-alaga sa akin. So they calling him, like ang palayaw niya is Dragon. So yun, binili ko to like parang out of respect. So thank you guys for watching. Then I'm doing live stream as well. Bakit? YouTube anime. It's okay. So I'm doing live stream as well. Yung mga laro ko sa League of Legends. If you want to watch it, like go to my page. Nilalive ko siya every Saturday, like around noon or tanghalian sa Pilipinas. Saturday and Sunday sa Pilipinas. Then I'm planning to give away 2 cups. Like gusto ko rin kasing ma-inspire kayo. Like I started from fake or mga peking sombrero. So, mamimigay ako ng mga sombrero with sa 2 winners when we reach 700 subscribers. Right now, I'm sitting at 490 subscribers. So, I think sobrang dali na lang ng 200 na lang. Yung 490 na yun, nakuha ko lang siya within 1 month. Then, it's your choice. Like, I have 2 snapback Jordan here. If you wanted to grab this one, like these are all brand new. As you can see, they do have this pa sa kayong mga barcode and then mga tag. So all brand new. Please subscribe and then. So ang system ng palaro is kailangan nating umabot ng 700 subscriber bago matapos yung buwan ng April. Ipamimigay natin itong mga sombrerong to. So if you like this one, so comment your name and then your Instagram or your Facebook email. Then just put #1 on your comment as well. Pag gusto niyo naman tong sombrerong to, same, your name, Facebook or Instagram email, then comment #2. So yung iba gusto ng mga snapback, yung iba gusto ng dad's hat, meron din tayo niyan. So if you want this, put your email and then your name and then yung #3. So why I wanted this na why I wanted to have a 700 subscriber bago matapos yung buwan ng April is uwi yung sister ko sa Pilipinas between May or June. So I wanted na ipasabay din sa kanya yan. Sana bago matapos ang April makabunot na tayo ng mananalo para maisabay natin sa kanya yan, because ang hirap din ng shipping from Calgary to Pilipinas. Salamat.